And so hello everyone, it's me again, Daniel Uy, marketing professional here at Toyota. And ngayon meron tayong ibang vlog na bagong unit natin ngayon. So ibig sabihin ay meron kasi may mga minor changes na tinatawag. So itong unit na to, nakapag-release tayo nitong last June 2021 ng 4x4 LTD na Fortuner. So 4x4 LTD rin to, pero ito yung may part na minor change. Minor change. So napainantay natin, let's start na. So let's start sa hood. So buksan na natin. So ang maganda sa unit na to, naka-hydraulic na siya. So hindi na siya mahirap naiangat. Yan. Kasi yung ibang Fortuner, naka-manual siya na ganito. Yan. So medyo mabigat. So natuwa naman ako, madali siyang iangat. So please take note na every week, i-check po natin itong engine bay natin. Baka kasi may mga ngat-ngat ng daga yung mga wirings natin. At least maagapan natin yung sira. Hindi natin maiiwasan yan kasi medyo mainit sa part na to, gustong-gusto nila dyan. Especially mga pusa din. Dyan sila nagpapahinga. Okay. So ang engine size natin is 2.8 engine displacement. So sarap i-drive to. Actually nakapag-drive na ako nito from Manila to Davao. So ganito ah, medyo matigas yung part na to. Yan, ayaw niyang bumaba. Ang sabi lang nung trainer namin, pull down lang. Medyo matigas lang siya ng konti yung hydraulic niya. Then lock na emblem natin. So meron tayong front camera. So nasa loob yung bukasan niya. Then meron din siyang sensor dito. Yan. So meron LED. Ganda yan. Wheel size is 265/60 R18 yung wheel natin. So meron tayong 360 degree camera. So meron sa harap, meron sa gilid, meron sa likod. So ang ating unit na to, merong combination ng red and black na leather sa gilid. So naka-plastic pa, bagong-bago. Yan. So please take note na this part, nabubuksan natin na to, is para sa mga drinks lang po, ha. Okay. So lumalamig to. So kung maglalagay kayo ng dokumento dyan, baka mabasa po. So ang dokumento nasa ilalim. Okay. Second row, may Fortuner na logo rito. Ayan. So maganda rito, meron siyang USB outlet. Hindi kayo mag-charge dyan. Controls na ating blower. Ayan. So meron din tong tawag dito, cup holder dito pag in-open natin. So naka-plastic lang. So hindi natin siya patatry. So ito yung upuan niya, yung combination. Oh, by the way, hindi na ako upo sa likod, pasensya na. For the reason na naiipit yung chan ko, medyo nalaba tayo sa mga nakarang araw na to. Yan. So I am 5'6 height, 95 kilos built. So naipit kasi yung chan ko, sorry ah. Then yung pantalon ko kasi is medyo pit. So baka masira yung slacks natin. Okay. So malalaman mong mga LTD units to kapag nakita mong black yan. Yung iba kasi body color. Okay. So body color yung door handle. Body color niya to. So mayroon tayong step board dyan ha.
So meron tayong 4i sensor dyan. Then may back camera. Shark spin antenna. Spoiler. So dito, one touch button siya. Yan. So iilaw yon, bubukas. So yung tools natin nakalagay dito. Pasensya na kayo, cellphone yung gamit nating pang vlog ngayon. Hinirap kasi yung SLR natin. So hindi natin nagamit. Okay, so may mga ano dito, warning instruction kung paano siya gagamitin. Okay. Written in different language. So one touch lang din to. Marinig mo yung beep na yun, then sasarado na. By the way, pag bumili tayo ng Fortuner na ganito, please take note na bumili tayo kagad ng spare tire lock dito sa dealership. For the reason, yung gulong kasi natin dito, silip na silip. May experience na akong kliyente na nanakawan. Gas gate natin nandito, fuel gate. So we have here a button indicating na itong unit na to is a smart entry unit. Okay. Controls natin para sa mga window, side mirrors, pinto, lock. Yan. So, naka-power seat na rin tayo. Okay. Bago tayo po, parking sensor on off pag naiirito tayo sa ating sound kasi may marami tayong sensor sa harap likod. Off ng ating gate sa likod. Yan. Nung pinindot ko, nag-beep siya. Ibig sabihin ba nun? Hindi na mabubuksan. Let's try. So, hindi siya nag-open. Pag naka-off to, kahit anong pindot mo rin, hindi siya mag-open tsaka sa likod. View, sa camera yan. Ito wala to, design lang. Para sa ating fuel gate, hood. Okay. So, let's sit sa loob na sasakyan. Aray ko, besh. Naiipit talaga yung tiyan ko. So, nakapag-drive na tayo ng ganitong unit and masarap siyang i-drive. Actually, kaya mong kunin ng less than 2 days na dire-diretso yung biyaheng Davao na delay lang tayo sa mga barko. So, paddle ship. Okay, may mga button siya sa music natin, nandito sa kaliwa. Then, yung button natin dito sa side na to. So, right side, button suara dito. Lane keeping assist, front sensor. Lane keeping assist, nagamit ko to before. Nung naka-idlip ako saglit sa pagda-drive. So, pag kumakanan, mawala tayo sa lane. Pag kumakaliwa, during that time, nagbi-beep, tapos yung manibela natin, bumabalik sa, ano, sa linya. So, meron kasing sensor dito, itong part na to. Ito. Pasensya na kayo sa ating camera, ha. Nag-against the light siya. Okay. So, meron tayong... Okay, unahin nga naman natin to. On-off ng traction control, differential, ating cambio, cup holder, wireless charger, 4x4 buttons, downhill assist control, cooler ng ating upuan, sa front lang yan, USB outlet, tsaka auxiliary outlet, 12 volts na lighter or charger din yan. Itong side na to is control natin para sa aircon, fan, ating pasensya na kayo, hindi natin mapapakita dito yung ano, ha, yung buttons niya. Okay, so don't forget na ito yung hazard light niya. Yan. So ang ating rear mirror, shade holder, mga ilaw, then salamin para magsasalamin, pati yun nga ng tsura ni Daniel. Yan. Okay. So, what else we should learn here? Pakita din natin to. Ito, napakinabangan ko. Ito, nagpunta ako ng Davao. Okay. So, harap ko lang yung camera natin, ha. And,
So nakapag-drive tayo ng ganitong unit, meron lang siyang mga minor change sa ating sakyan. So at the end of the video, lagay na natin yung mga specs nito para aware tayo. Okay, gaano ba katipid itong mag-consum? Ako lang kasi mag-isa nakasakay, no? So 12, tama ba ako? 10 liters, kaya niya mag 12 to 13 kilometers sa range na yon. Okay? So 10 liters, 120 kilometers more or less yon. So maganda na yung road condition na sasakyan ng dinaanan natin, kaya maganda yon. So kailangan ko yata mag-makeup sa susunod kapag mag-ano tayo or pangit na yung camera natin. Okay. What else may share ko? Marami kasing basher sa ano yun, no? Sa Facebook na hindi sila naniniwala na itong sasakyan na to kaya magdire-diretso. Actually, kaya magdiretso nito. Nataon lang na ako lang talaga ang driver nito at meron tayong mga stopover talaga sa barko. Pero kung walang stopover to, kaya natin magbiyahe ng one day and a half. Lalo na kapag hustler ang driver natin. Ako kasi, ang top speed ko lang na ginawa rito, nasa 140. So, iniingat ako kasi yung unit na to, baka mayari tayo madisgrasya natin. Although muntikan. Kasi nag-counterflow ko, tapos pa-curve. Yari, buti hindi ako inabot. So, thanks God. So, parating naman tayo sa Davao dyan, mapapalad mo sa isa kong vlog. From Manila to Davao, no? So, thank you sa update natin na yun. So, you have inquiries regarding sa sasakyan na to, tawagin nyo na ako sa number na nakalagay dito. And ito ID ko, ha, empleyado ako dito. Yan. Okay? So, pangit lang ako sa picture dyan, pangit lang din ako dito. Pero, magkakasundo tayo sa price sa pag-uusapan natin. Okay? So, I hope na magkita tayo sa susunod na araw, o susunod na linggo, o susunod na buwan, o susunod na taon. At yung pagkikita natin na yun, magre-release na tayo na sasakyan nyo. Okay? So, text, tawag lang, or PM lang sa akin sa Messenger. Okay? See you on my next video. Bye!